Minamahal, praise God. At basahin po natin ang Leviticus, Kabanatang 26, Talatang 13. Kasunod po ang Mateo, Kabanatang 11, Talatang 28 hanggang 30. The book of Leviticus, chapter 26, verse 13. I am the Lord your God, which brought you forth out of the land of Egypt, that you should not be their bondmen, the bands of your yoke and made you go upright. Kailbetsa po, sa wikang Tagal po. Levitico Kapitulo 26, versikulo 13. Ako ang Panginoon yung Diyos na naglaban sa inyo sa lupain ng Ehipto upang huwag kayong maging mga alipin nila, at sinira ko ang mga kahoy ng iyong pamatok at pinalakad ko kayo ng mga ulong matuwid. Amen. Matthew chapter 11, verses 28 and up to 30. The book of Matthew, chapter 11, verses 28 up to 30. And when he... Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Kalbisyo po, sa wikang Tagalog po. Mateo Kapitulo 11, versikulo 28 hanggang 30. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Praise the Lord. Pagpalain po ng ating mahal na Panginoon ang kanyang basa po ito. Ang ating Panginoon, praise God. Mami na mahal, isa napakagandang bagay ang dumating sa buhay po natin, sapagkat dito po, mami na mahal, kung paano sa lumang tipan, ay meron pong hinirang ang mahal na Panginoon. Ang kanya pong chosen people ay walang iba kundi ang Israelita. Amen po ba, mga kapatid? Kaya nga sabi ng ating unang binasa, ako ang Panginoon ng Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto upang huwag maging mga alipin nila, at sinira ko ang mga kahoy na inyong pamatok at pinalakad ko kayo ng mga ulong matuwid. Mami na mahal, naligaw ang bayang Israel. Ngunit dahil sa habag ng mahal na Panginoon, dahil sila nga po ay pinangakoan ng ating dakilang Diyos, sapagkat ang pangako ng mahal na Panginoon ay hindi nagmamaliw. Lupa at lahat ay lilipas, subalit ang salita ng Diyos ay hindi po lilipas. Kaya nga, mga minamahal, kung paano po ang bayang Israel ay hinango ng Diyos, sa lumang tipan, mga kapatid, ngayon din po, mga minamahal, sa ating panahong ito, na tayo po ay hinango ng mahal na Panginoon, hindi po sa Egypt, kundi tayo po hinango ng mahal na Panginoon sa pagkakasala, sa pagkaalipin, sa kaway ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal lang, tayo po lumapit sa ating dakilang Diyos, nag-anyaya ang mahal na Panginoon. Lumapit kayo, ang sabi ng mahal na Panginoon. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lupa, at kayo'y aking pagpapahingahin. Naganap po ito sa ating buhay, maminamahal. Tayo po ay dati po'y walang pag-asa. Tayo po noon, minamalaunang-una, tayo po'y namumuhay sa kasalanan at nakaatang tayo sa katagatagatang apoy. Subalit, katulad nga po ng pangaral po ng last Sunday, mga minamahal, napakahalaga po na meron pong propeta ng ating dakilang Diyos. Amen? Sapagat sa panahon po ng lumang tipan, si Moses po ang ginamit ng ating dakilang Diyos upang hanguin ang bayang Israel sa pagkaalipin doon sa Egypt. Nakatakot-takot na himala bago po lumabas. Bago po nahango ang bayang Israel, katakot-takot na himalang ipinakita ng mahal na Panginoon. Doon po sumampalataya ang bayang Israel. Maminamahal na siya nga po, si Moses nga po'y sinugo ng mahal na Panginoon. Hanggang makalaya po sila, mga kapatid, at sila'y naglakbay patungo po doon sa lupang pangako. Take note po, mga kapatid. Sa Israel, ang pangako ng mahal na Panginoon ay lupa pa lang, mga kapatid. Doon sa Kanaan,
na doon maminamahal ay napakasagana. Ayaw kasi ng malapino na mahirapan ang kanya pong bayan. Maminamahal, sa ating panahon mga kapatid, sa bayan po ay tinaguri ang mga spiritual Israelites, modern Israelites, na tayo pong minamahal ay pinagpala ng malapay magmula doon sa pagiging hintil. Tayo po ay pinatawad na tinubos tayo ng malapay sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, na tayo nga po ngayon ay pinagpala ng malapay Panginoon, na dati po tayo po ay mabibigat ang mga pasanin, mga kapatid. Na tayo po, mga minamahal, praise God, ay walang pag-asa. Subalit, nang tayo makilala sa malapay Panginoon, tinanggal ng malapay Panginoon ang pasanin sa ating mga balikat na napakabigat. Bagamat mayroon nga po tayong pasanin noon, at sabi po ng sunod na talata, magsiparito sa akin kayong lahat na nga papagalat na kabibigat ang luba at kayo aking pagpapahingin, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusupo ninyo ang kapighatiyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at mag-aral. Meron po tayong mga pasanin, mga kapatid, subalit ito po'y napakagan. Sinunod po natin ang kalooban ng Diyos, but seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added. Kaya nga, maminamahal, ang mga pamatok na ito na pinagkalob sa atin ng malapay nito, yung magaang, mga kapatid, na ito rin po isa ikabubuti po natin, maminamahal, dahil ang pagpunta sa langit po ay hindi po basta-basta. Amen po ba? Amen. Dahil lang pumuntang mga Israelita, maminamahal, habang sila naglalakbay papunta sa lupang Kanaan, marami po sila, mga minamahal, mga nasagupa ng mga temptation, mga trials. At doon po, mga minamahal, sa mahaba nilang paglalakbay na dapat po isang 40 araw lamang, subay ito po inabot po ng 40 taong, mga minamahal. Kaya nga, mga kapatid, sa ating paglakbay na ito, ang lakbayin po ng haba, hindi natin alam kung hanggang kailan, sapagkat ang malapay nagtakda ng araw ng kanyang pagbalik, hindi po natin ito alam. Katulad po ng pagbabalik ng malapay ni katulad inihalimba sa isang magnanakaw na hindi po, walang nakakaalam, mga minamahal. Subalit, meron pong timetable ang mahal na Panginoon. Na ipangangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal sa pamagitan ng papatotoo, at pag nangyari na po ito, doon na po ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ginagamit po ngayon ang ating dakilang Diyos ang kanyang ministeryo, mga minamahal, sa pamagitan ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, sapagkat dito lamang po nagmanifesto, maminamahal, ang mga pangako ng Malapanginoon, signs, wonders, and miracles. Dito po ipinagkaloob ng Malapanginoon, maminamahal, ang mga bulag ay nakita, ang mga kitongin ay nilinis, maminamahal, ang mga pilay nakalakad, ang makaramdaman na walang kagalingan at hinanggi ng mga pagamutan, dito po, maminamahal, ay pinagaling libre ng ating mahal na Panginoon. Pagpapatunay lamang, mga kapatid, na dito po nagmanifesto ang tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. So mga kapatid, lalo na po sa mga nauna na po, mahabang lakbayin. At ngayon po, maminamahal, katulad po ng Israelita, sila'y naglakbay, ngunit hindi po lahat ay nakarating. Dahil meron po roon ang mga mapag-upasala, meron po doon sila ng mga rebelde, meron po doon ang mga pagreklamo. Kaya napakabigat po ng tungkulin, napakabigat ng obligasyon ng mga tao nilang isa ng ating mahal na Panginoon. Katulad rin po sa ating kagalang-galang malapastor, Bilaid Mamadir. Buong mundo, maminamahal, pinapanalangin ang mga tao, mga kapatid. Kaya napakabigat ng obligasyon, maminamahal, katulad rin Moses, maminamahal, marami po ang nagreklamo sa kanya. Kaya nga, ang sabi po ng Banal na Kasulatan, mga kapatid, sa 1 John chapter 5, verse 4, chapter 10 verse 19, mahal, ito po'y kaakibat ng ating paglingkod sa mahal na Panginoon. Na ito po ay isang sandigan po natin na tayo po ay binigyan ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon upang pirakan ng mga alakdang serpente, maminamahal, lahat ng gawa ng kaaway para mapatunayan na tayo po ay matunay na mga anak ng Diyos. Basahin po natin ito, maminamahal. From the first book of John chapter 5 verse 4. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. The Gospel according to St. Luke chapter 10, verse 19. Behold,
I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. God bless you po sa wikang Tagalog. Unang Juan Kapitulo 5, versikulo 4. Sapagkat ang sino ang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Amen. Lucas Kapitulo 10, versikulo 19. Narito, binigyan ko kayo ng kapangyarihan na inyong yurakan ang mga ahas at mga lakdan, at sa ibabaw ng lahat na kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraay, hindi kayo maaano. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yan po ang mga binigay ng ating dakilang Diyos about sa ating manampalataya. To train and sabi ng Biblia, behold, I give you unto you power to train on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Binigyan tayo ng kapamalaan ng mga minasa, sapagkat ang sabi ng Biblia, sapagkat sino mang pinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Mga minamahal, habang tayo po'y naglalakbay, habang lumalawig mga minamahal ko at palayo ng palayo ang ating lakbayin, sapagkat mga minamahal ang atin pong tinutungo, mga kapatid, tayo po ay patungo po sa lakbayin ito, tungo doon, hindi sa kalikanaan, kundi sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal, lagi po natin isipin, at sa punto ng ating buhay, nandiyang palagi, mga minamahal, since nang tinanggap natin ang malapang Panginoon, meron na po tayong kaaway. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Mga minamahal, sinasabi nga ng Biblia, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan. Ngayon, hindi na po literal ang ating labanan, mga minamahal. Kung noon, ang literal na labanan ay ginagamit po ng mga Israelita, mga kapatid, habang sila galakbay, mga minamahal. Subalit ngayon po, ang ating pakipagbaka ay hindi po sa laman at dugo. Kundi, mga minamahal, hindi natin nakikita ang ating kaaway. Mahigpit na labanan, mga minamahal. Kaya nga tayo po ay pinag-iingat ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Dahil, mga mahal, sa huling araw, sabi ng Biblia, in the last days, perilous time shall come. Basahin po natin sa Manlakasulatan, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 up to 5. Kindly po, pakibasa po. The second book of Timothy chapter 3, verses 1 up to 5. This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. God bless you po sa wikang Tagalog po. Ikalawang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 5. Narapat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayamang, mapagmamalaki, mapagtungayaw, suwain sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mangis, hindi maibigin sa mabuti, mga matitigas ang mga ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawang kaysa maibigin sa Diyos. Niyan nyo ng kabanalan, darapat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Amen. Ito po ang kasalukuyang nagaganap sa ating panahon ngayon. Sapagkat tayo po ngayon ay nasa huling araw na. Kaya tayo po mga Kristiyano ay pinag-iingat, mga minamahal, balikan po natin. Tayo po ay inihinango ng mahal na Panginoon sa lusak ng pagkakasala, sa tanikala ng Diablo, mga minamahal. At ngayon po ay nakahulagpos po tayo. Tayo po ay malayang nakapagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Nang atin pong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, mga minamahal. Subalit ito po ay meron pong mangyayari, mga minamahal, na kapag tayo nakabaya, ay mawawala rin ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Sapagkat kaya ang sabi ng Biblia, work out our salvation with
fear and trembling. Kaya nga, mga minamahal, sa ating lakbayin ito, mga kapatid, ay dumarating po sa buhay natin ang mga temptation, mga trials, mga minamahal, at tayo pinag-iingat ng ating dakilang Diyos. Sumagi ba sa ating isipan? Ngayon ang tanong, mga minamahal. Sumagi ba sa ating isipan, mga kapatid, na mayroon tayong kaaway, mga minamahal, na masigit sa atin pong binabaka ngayon, mga minamahal? Dahil tayo po ay binigyan ng kapamalaanan ng malapanginoon, ng kapangyarihan to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Ngunit sumagi ba sa ating isipan, mga kapatid, isang araw ay meron po tayong magiging kalaban na kailanman hindi po natin pwedeng magapi. Mga minamahal, alam niyo po, sa atin pong paglilingkod sa mahal na Panginoon, grabe po ang pagpapainood ng mahal na Panginoon. Nobody's perfect, sabi ng Biblia. We're going to perfection. Kaya nga, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, siya po ay sagana sa kahabagan, sagana sa pagpapainuhod, na kung ating babalikan ang mga unang manampalataya, mga minamahal, marami po ang nabuhal sa ilang, mga kapatid. Yung 3,000 sa isang araw, yung mga minamahal, sino po ang kumitin lang buhay? Masasagot po yan sa atin po mga talatang babasahin. Mga kapatid, alam niyo po, uulitin ko, niminsan ba'y sumagi sa ating isipan, mga minamahal, na baka dumating ang araw na meron po tayong magiging kaaway. War means pakipagbaka, pakipagdigma. Kaya nga, mga minamahal, sinasabi po ng Biblia, paano po ba, mga minamahal, ang sabi po ng Biblia, mga kapatid? Sapagkat tayo po'y pinag-iingat ng mahal na Panginoon, katulad po ng bayang Israel, mga minamahal, inapusalan nila si Moses, kinalaban nila, mga minamahal, ko ang nilagisan ng mahal na Panginoon, nang sabi ng Biblia, once na kinalaban mo ang nilagisan ng Diyos, hindi po siya ang kinalaban mo, hindi po siya ang kinalaban. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi nyo si Saulo po habang siya po'y naglalakbay. Siya po, mga minamahal, praise God, ay nahulog sa kabayang, sabi ng Biblia, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusik? Sumagot si Saulo, mga minamahal, source of Tarsus, mga kapatid, bago naging Paul. Sino ka baga, Panginoon? Ako si Jesus na yung pinag-uusik. Ano po ang puntos doon, mga minamahal? Ang pinag-uusig ni Saulo, mga minamahal, ay mga Kristiyano na nagpupuri sa mahal na Panginoon. Kinikitil niya ang buhay. Subalit, mga kapatid, nag-uusap ang mahal na Panginoon, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Kaya once na tayo pinaglingkod sa mahal na Panginoon, na natil tayo sa katapatan, mga minamahal, kakampi natin ang mahal na Panginoon. Amen po ba? Makuha po natin ang puntos, mga kapatid. Kaya nga, mga minamahal, paano po darating ang panahon, mga minamahal, na kinakailangan tayo mag-ingat, mga kapatid, dahil baka dumating ang panahon na maging kaway po natin mismo ang ating dakilang Diyos. Ito po yung mababasa po natin, mga minamahal, sa 1 chapter 2, verse 15 up to 17, and Colossians chapter 3, verses 5 and 6. Basahin po natin, mga minamahal. The first John, first book of John, chapter 2, verses 15 up to 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. God bless you po. So, wikang Tagalog po. Juan, kapitulo, unang Juan, kapitulo 2, versikulo 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Ang bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangas sa libutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyon, datapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, ay nananahan magpakailanman. Amen. Praise God. Sundan po ito ng Kolosas, Kabanatang 3, Talatang 5 at 6. From the book of Colossians, chapter 3, verses 5 and 6.
Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry, for which things' sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. Colossians capítulo 3, versículo 5 at 6. Patay nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman na iyong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Amen. Everybody say praise the Lord. Maminamahal, sa atin po mga tatalakayan, mga kapatid, ito po ay pagpapaunaw ang minamahal na ibig sabihin tayo po'y laging mag-ingat. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is a roaring lion, walking about seeking him with the boar. Maminamahal, tinutukoy ng Biblia na tayo po'y binigyan ng Diyos na kapangyarihan, ngunit huwag nang dumating, maminamahal, ang tinutukoy ng Biblia. Katulad po ng Israel, maminamahal, ang mga mapag-upasala, ang mga rebelde dumating sa buhay nila, maminamahal ko, sa buhay ni Moses, ngunit maminamahal silang lahat ay napahamak, mga minamahal ko. Sa atin din bubuhay ngayon, maminamahal, bilang manlalakbay sa mundong ito, ni tinatakasan po natin ang kasalanan, maminamahal, at atin po ang ninanasa, maminamahal, about sa atin na tayo narito, isa lamang ang layunin po natin upang tayo po'y magmana ng buhay na walang hanggan. Ngunit kinakailangan tayo po'y mag-ingat sapagkat sabi po ng Biblia, maminamahal, sinasabi po natin, binasa, maminamahal ko, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. Makapag-amin ba tayo, mga kapatid? Ni ang mga bagay na nasanglibutan, kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama, sapagkat ang lahat na nasanglibutan ang masamang pita ng laman, lust of the flesh. Yan po ang kalaban po natin, mga minamahal. Mismo ang ating sarili. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, maminamahal. Yan po ang number one na problema po ng Kristiyano. Hindi lamang po ng sanglibutan, maminamahal. Ito po ang kalaban po natin, mga kapatid. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Because the Bible says, pride goeth before destruction, and an out spirit before a fall. Kaya nga sabi ng Biblia, even the very elect, maminamahal, madidisip pa, mga kapatid. Kaya nga, maminamahal, sinasabi ng ating kagalang-galang, mga pastor, huwag po tayong a-absent. Lagi po tayong, maminamahal, na magdumalo ng dumalo, maminamahal, at huwag na huwag po tayong makikinig sa pangangaral ng ibang mga ngaral. Marami po ang napahamak, maminamahal, sa mga Kristiyano na sila po, maminamahal, ay nakikinig sa pangangaral ng ibang mga ngaral. Sila po ay nalaso ng kalang mga isipan. Kaya nga, maminamahal, pinag-iingat po tayo dahil baka dumating ang isang araw, maminamahal, na mayroon po tayong magiging kalaban at kailanman po ay hindi tayo pwedeng makipagpunyagi. Hindi natin kayang gapiin sapagkat ito po, maminamahal, ay walang iba kundi ang humango sa atin sa lusak ng pagkakasala. Kaya nga, maminamahal, dito po ay sinasabi ng Biblia, umiwas po tayo sa huwag nating ibigin ang sanglibutan sapagkat ang sabi ng 17, ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyon, datapot ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Kaya nga, maminamahal, dito po, ito pong mga talatang ito nawa ay magsilbing daan po, maminamahal, upang sa mga natutulog na Kristiyano, mga kapatid, alam niyo po, mayroon po isang patotoo. Ito po'y tumatayo, mayroon, elder of the church, maminamahal. Sabi ng kanyang anak, maminamahal, nagulat po ako sapagkat isang araw, maminamahal, nag-report po yung isa kong sama, maminamahal, kaya hindi na po dumadalo si ganito. Dalawang linggo na. Maminamahal, dahil pag-ibig natin sa kapatid na maminamahal, pinapalo ko, bakit sabi ko, ipalo mo, bakit anong nangyari, hindi na dumadalo. Maminamahal, nabalitaan ko po na ito po ay dumadalo na sa ibang fellowship dahil ang sabi ng kanyang mahal na anak, araw-araw, nakikinig po, maminamahal, doon sa ibang programa. At, maminamahal, yung kanyang siyam nakaramdaman na pinagaling na mahal ang Panginoon, ito po'y nabaliwala na sapagkat hinihimok na kanyang mga anak, mga kapatid.
At ang mga minamahal, yung kanyang co-driver, mga minamahal, kanya po kasama sa kumpanya, ay nandudod din po dumadalo sa dinadalo niya, mga minamahal. Araw-araw. Kaya, mga minamahal, nung hinihimo ko yung kanyang mga anak, sabi niya, Papa, yung siya mong karamdaman ang naging daan para kami ay madala mo sa paanan ng mahal Panginoon, ngayon, anong nangyari sa iyo? Hindi kami sasama sa iyo dahil dito kami nahubog sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya nga, mga minamahal, lagi nating isipin, mga kapatid, yung pinapangalan nating kagalang-galang magulang sa ating malapin, huwag na huwag tayo makinig, mga minamahal, sa ibang pangaral, kahit ito'y magiging daan para tayo po ay mawala sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, marami po akong mga naka-encounter na ganito, mga kapatid. Nung panahon na sa Baguio City, mga minamahal, nag-donate po ng dalawang inidoro po ito, mga minamahal, nung nagkaroon po ng malakas na lindol dyan. Grabe po yung kanya pong, mga minamahal, praise God, siya po'y nag-aakay ng mga kaluluwa. Subalit, mga minamahal, nabiktima po siya sa kanyang pakikinig ng ibang programa sa telebisyon. Hanggang, mga minamahal, itinuwis niya po, mga minamahal, praise God, ang pangaral ng ating gagalang-galang ibang lista. Ngayon, wala na po siya, mga kapatid. Kaya nga, even the very elect. Kaya sabi ng Biblia, sumunod tayo sa propeta ng malapay noon. Sapagat mapapahamak po tayo kung hindi po tayo susunod, mga kapatid. Kaya nga, mga minamahal, dito po, sa mga talatang ito na sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ang atin pong binasa, mga minamahal, sa Kolosas, kabanatang 3, talatang 5 at 6, ang sabi dito, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid. Ayan, isa po yan, mga kapatid. Ito po, isa sa napakabigat na bagay, mga minamahal. Karumihan, masamang pita. Nung araw, mga minamahal, hindi pa tayo Kristiyano, kahit tumingin tayo na, mga minamahal, praise God, na kaya anong tingin po natin. Pero ngayon, sabi ng Biblia, tumingin ka lamang na yung ipagnanasa. Tayo po'y nangalunya na, mga minamahal. At kapag tayo po ay nagbanta, mga minamahal, meron po tayong batas. Kapag sinabi, barili kita, meron ka na pong kaso niya, mga minamahal. Prostrated murder na po yan. Mabigat, mga minamahal. Subalit, mga kapatid, sa ating mga Kristiyano, mga minamahal, kinakailangan po tayo, mga minamahal, kaya sabi ng Biblia, pray without ceasing. Amen po ba, mga minamahal? Patayin nga ninyo ang inyong mga sanggap ng katawang nasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Akala natin yung lumulod lang tayo sa ribulto, pero ito pala ay simbolo nang tayo po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Na dahil sa mga bagay niyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Everybody say praise the Lord. Amen? Ganon din, mga minamahal, ang bayang Israel. Diba? Yun po mga sumunod, sila po ang nakarating sa lupang ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pero yung mga nag-rebuild, mga minamahal, sila po'y napahamak. Sila po'y kinain ng lupa, nilamon ng lupa, mga minamahal. Ganon din sa atin, mga kapatid. Tayo na po ngayon ay nasa buong-buong katotohanan, mga minamahal. Ipagtatrabaho na lamang natin, mga minamahal, yung sakripisyo ng mga taong nilagisan ng malapay noong grabe po, mga minamahal, nag-ayuno sila. 40 araw, 40 gabi, walang kain-kain, mga minamahal. Mga kapatid, first time ko pong nag-ayuno sa dako po ng Indang, mga minamahal. Pang 5 days ko po, mga minamahal, umiiyak na po ako, mga minamahal, sa hirap. Doon ko na-realize, mga minamahal, na grabe pala ang sakripisyo ng mga taong nilangisan ng ating mahal na Panginoon. How much more, mga minamahal? Yung 5 araw pa lang, mga minamahal, hindi mo na kaya, mga kapatid. Kaya minsan may mga kapatiran, nagpapatotoo. Ako po ay nakapag 3 days lamang po. Mga minamahal, ito po'y hindi po dapat mamutawi sa ating mga labi. Kahit kaisang araw, kapag wala ka sa malapay, hindi mo kaya mag-ayuno. Amen po ba? Ang sabihin po natin, sa habagan ng mahal na Panginoon, natapos ko yung 3 days, sa habag at awa ng mahal na Panginoon. May narinig po tayo ng patotoo, mga minamahal, nakapag 3 days lang ako. Akala natin kayang-kaya po natin, pero sa katotohanan, wala po tayong kakayanan kung wala ang ating mahal na Panginoon. Ang nag-challenge po sa akin, mga minamahal, yung pong dating cancer victim, mga minamahal, Brother Rudy, pa nga nung araw, mga kapatid, siya po'y cancer victim. Sabi ko, itong brother na ito, bakit nakakatagal ito ng pag-ayuno ng matagal, samantalang ako, laki lang katawan ko. Mga minamahal, kahabagan ng malapay noon, na-challenge po sa kanya, natapos ko po yung 10 araw, doon ko nakita,
mga minamahal, ang grabing sakripisyo ng ating minamahal at ginagalang magulang sa ating malapayon. Kaya, mga minamahal,